Hello! Welcome back sa garden! So isang magandang video ang tatalakayin natin ngayong umaga. Marami ang nakakaproblema dito, lalo na yung mga bago pa lang sa pag-aalaga ng orchids. Tatalakayin natin ngayon kung paano mapapataas ang success rate sa pagre-repot ng orchids. Tulad ng lagi kong sinasabi, ang pagre-repot ng orchids ay lagi dapat nasa tamang timing. Hindi dahil gusto mong mag-repot, ay magre-repot ka na agad-agad. So ang focus ng video natin ngayon is all about regular repotting at repotting during propagation at hindi during emergency repot. So simulan natin ang video. Isa sa mga tinitignan during repotting sa mga cane and bulb orchids tulad ng mga dendrobium, cattleya at oncidium ay ang presence ng active growth or shoot. Kapag merong active growth ang orchids during repotting, ay makakaasa ka sa mga new set of roots na manggagaling sa new growth na yon. Ang new growth din na yon ay indication na nasa active growth stage ang halaman. Kaya yun yung tamang time sa pagre-repot sa halaman. Ang pangalawa ay related sa nauna. Ang new growth ay maglalabas ng magagandang ugat na tutulong sa buong halaman. Kung makakapaghintay pa kayo sa repotting, pwede nyong hintayin ng new growth na maglabas ng mga bagong ugat bago nyo siya i-repot. Tiyakin na ilubog lamang ng kaunti ang new root para sa bago nyang media. Ito ay pinaka-basic rule sa repotting ng mga cane and bulb orchids tulad ng mga cattleya, dendrobium at oncidium. Para sa mga orchids na to, tiyakin na i-repot sila na merong at least 3 to 4 good cane. Ang mga cane ng orchids ay siyang magsisilbing storage ng water at nutrients ng ating mga halaman na tutulong sa kanila sa ganitong pagkakataon tulad ng propagation and repotting. Potting media will play a big role sa repotting. Kapag nagrepot kayo ng orchids, hanggat maaari gumamit kayo ng same media kung saan siya nanggaling. Kung hindi kaya sa same media, at least close sa dati niyang media. Kapag binago kasi natin ang nakasanayan niyang media, mag-a-adjust sa mga dati niyang ugat na pwede magpabagal sa pag-recover ng halaman. Lahat ng media at materials na ginagamit ko dito sa garden ay matatagpuan sa description sa ibaba ng video na ito. Ang hindi pagdidilig sa halaman ay naging practice ko na during repotting. At masasabi ko na lahat ng mga na-repot ko na ginagamit ang practice na to ay successful lahat. Ang halaman na bagong repot ay hindi makakuha ng tubig habang hindi dumadaan ang 8 hanggang 9 na araw. Kapag ang halaman ay bagong repot, asahan ninyo na stress ang plant. Ang pagbibigay ng tubig ng maaga ay pwede magpalala sa sitwasyon ng inyong halaman na pwedeng umantong sa pagkabulok ng ugat at pinaka-base niya. Pagkalipas ng 8 hanggang 9 na araw, bibigyan ko ang halaman ng kaunting tubig lamang. Sa paligid lamang ng media ang karamihan kong nilalagyan ng tubig at hindi ang buong media. Habang tumatagal ay ibabalik ko sa regular ng dami ng tubig sa kanya kasabay ng pag-recover ng halaman na yon. Hanggat maaari iwasan din natin mag-repot ng halaman na may bulaklak at may mga buds. Madalas kong nakikita to sa mga Phalaenopsis na bagong bili tapos nire-repot siya agad ng grower. Lagi niyong tatandaan na ang halaman na merong flower spike at merong bulaklak ay nakatuon ng lakas niya sa pag-sustain ng bulaklak at sa pag-develop ng kanyang mga buds. Kaya hindi magandang dagdagan ng stress ng halaman sa repot na yon. Hanggat maaari, hintayin niyo na matapos ang pagbulaklak ng halaman at kumuha kayo ng tamang timing sa pag-repot. Isa rin to sa mga pinaka-basic sa repotting pero madalas nakakalimutan. After repotting, ay ipwesto ang bagong repot na halaman sa shaded area. Hanggat maaari, ilagay ninyo ang halaman sa shaded pero humid na lugar. Kapag nakarecover na ang halaman, pwede nyo na siyang ibalik sa dati niyang pwesto na nakasanayan. During repotting, make sure na stable ang plant sa kanyang pot. Kapag hindi stable ang plant sa pot niya, pwedeng makasira ito sa mga papalabas na ugat.
Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-ipit sa mismong halaman gamit ang lava rock o gumamit ng metal o wooden stake. Pwede nyo rin silang itali gamit ang twist tie or hair clip. Sana sa susunod na mag-repot kayo ng orchid ay masundan ninyo yung mga natatalakay natin ngayon sa video para iwas patay na orchid. Minsan kasi nakaka-stress yung pagkatapos mag-repot tapos ilang araw lang nabubulok yung halaman. So sana maging guide sa inyo itong video na to para maging successful din yung pagre-repot ninyo ng orchid. So hanggang dito na lamang po ang ating video. Kita po tayo sa susunod. Hanggang sa muli. Paalam!